Once again mga ka-teach, nandito na naman ako para mamahagi ng mga simpleng kaalaman tungkol sa Japanese treasure hunting mga ka-teach. At kung isa ka doon na gusto mong matuto at madagdagan ang iyong kaalaman, halina at samahan mo ako nang sa ganon makuhanan mo ng idea ang simple lecture kong ito. At nandito yung mga ginamit kong illustration na sa ganon masundan ninyo or masundan mo ang sasabihin ko. Ayan mga ka-teach. Pinamagatan ko pala itong Japanese Treasure Lecture and Guide at nandito na tayo sa pinaka-una sa lahat. Shinto sign or landmark. Yan ang pamagat sa content na ito mga ka-teach. At bago natin umpisan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Codereader MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir, nang sa ganon updated kayo sa mga simple lecture ko at ibang mga pagbabasa natin sa sign ng kasamahan natin. At ganon din dito sa Facebook page kong Codereader MMS. Huwag makalimot mag-like and follow lang dito mga ka-teach. Sa lahat ng mga kasamahan natin na gustong magpabasa ng mga science area ninyo, mga madam at mga sir, ito lang ang pinaka-mechanic. 1, 2, 3, 4, 5. At sana dapat klaro ang mga sign na ipapasa ninyo sa akin mga ka-teach. Mga legit sign. Nung sa ganon, hindi masayang ang oras natin pariho-pariho. At bago natin ituloy ang content na ito, mag-intro muna tayo mga ka-teach. Let's do this! Ito na mga madam at mga sir, lalo na sa lahat ng mga ka-teach natin na masugid na tagapagsubaybay, sabayan nyo na ang simple lecture kong ito nang sa ganon madagdagan ang inyong kaalaman about treasure hunting mga ka-teach, Japanese treasure hunting. Ngayon, sadyang ginawa ko na lang talagang lecture ito tungkol sa mga pagkilatis na mga sign at pagbabasa nang sa ganon madagdagan ang kaalaman ng mga kasamahan natin. At ganito yan, dito tayo sa pinaka number 1, Shinto sign or landmark. Andito yung mga example na ginawa ko. Ang karamihan pag sinabing Shinto, ang nasa isip nila mga ka-teach ay temple or shrine. Totoo naman mga ka-teach, ayan. Subalit may dalawang kategorya ito mga ka-teach. Una, itong sinasabing temple o dasalan or dambana, ayan, altar, ayan, ito yung number 1 natin. Maliban pa dito, mayroon tayong pinaka number 2 kung saan ito yung grave o libingan. Kung i-convert natin ito mga ka-teach sa treasure symbol or ginawa ng mga Hapon sa pagtago ng mga kayamanan noong World War II, ginagamit nilang simbolo. Kung ito man, nandito yung mga example mga ka-teach. Number 1, ito yung tinatawag naming twin torii type. Ayan, tandaan ninyo, twin torii type. At ang pinaka number 2, ito yung lantern type. Ayan siya mga ka-teach. Ngayon dito tayo sa pinaka number 1, itong torii type mga ka-teach, twin torii. Ito yan. Kung sakaling may ganito kayong plastada sa area ninyo, ayan, kambal na ba to na para siyang nagbulkan at dapat madadaanan dito sa gitna na pwedeng makalusot ang tao dyan. Kahit malaki man yan mga ka-teach, gabundok man yan, or maliit na halos mga 2 feet lang nakausli pero kambal sila. Ibig sabihin mga ka-teach, tinatawag yan namin na twin torii type. Pasok yan sa tinatawag naming Shinto treasure symbol. Tulad nito mga ka-teach,
kahit hindi man sila magkapareho ang laki, pero sila lang dalawa sa isang area, pasok ito sa tinatawag na shinto treasure symbol or sign or landmark. Ayan mga katiits. Tulad ninito, gabundok, pareho ang laki, at halos magkasinghugis. Kung mapapansin mo, may bato pa dyan sa gitna o, at madadaanan ng tao. Pag mga ganitong plastada, kung mayroon kayong ganito sa area ninyo, ibig sabihin, positive ang site na yan mga katiits. At tulad nito, kahit maliit siya, pero mayroong dalawang bato na magkapareho at may isa dito sa gitna, pasok pa rin ito mga katiits. At tulad nito, itong pinakamaganda sa lahat mga katiits. Kahit hindi man sila masyadong pareho ang laki, matatawag pa rin niya na twin. Dahil sila lang ang bato na nakatayo sa area at may nakalagay sa gitna. At kung may ganito kayong plastada sa area ninyo mga katiits, ulitin ko ulit, ito yung tinatawag na shinto treasure symbol, sign or landmark. Ayan, mga palatandaan na may treasure ang area nila, kung saan nandito yan sa pinakagitna mga katiits. Ayan, ulitin natin, ang target niya nasa pinakagitna ng dalawa. Pero tulad nito, nasa gitna pa rin. At tulad nito, ang pinakamagandang gawin dito mga katiits, tulad nito, mayroon sa gitna o. Ang magandang gagawin dito mga katiits, bantayan ninyo kung ano ang mga hugis dito or mga sign dito sa pinakagitna niya. Halimbawa ito, sa Lakot Mountain ang nasa gitna, ibig sabihin nasa ilalim ang target. Tulad nito, takip, ibig sabihin sa madaling salita, may tinakpan sa ilalim, madalas talaga pintuan niya ng tunnel. Mga ganun ba, may object na sinasabi niya ang nasa gitna. Ganun pa man, positive ang area ninyo, lalo na't may history ang area mga katiits. At dito naman tayo sa pinaka number 2, lantern type. Ito yan mga katiits. Madalas nag-iisa lang ito mga katiits dahil sa mahirap i-engrave or mahirap gayahin ang dalawang bato na malaki, kung saan ang ginagawa ng mga Japanese Imperial Army noon, iisa lang, pero may kaakibat yan na sign sa paligid at malapit lang sa batong ito. Tulad dito mga katiits. Ayan, ganito ang halimbawa niyan. Kung may ganito kayong plastada sa area ninyo na para talaga siyang lantern at may isang sign na parang pagong na may kaakibat pa siyang sign sa gilid niya, pasok ito sa mga katiit sa sinasabi kong shinto treasure symbol, kung saan mismong area na ito nandyan ang pinaka-target pag mga lantern type. Pero ganun pa man, tulad din yung sinabi ko sa nauna, na kailangan mo pa rin kilatisin kung nasa gilid ba ang pinaka-entrada or mismo sa ilalim ba ang pinaka-deposit. Mga combination meaning lang ito mga katiits, na ang area ninyo ay may treasure site. Kasi ang ibang kasama natin, hindi nila naintindihan kung ano ang kahulugan, yun ang mahirap mga katiits. Mayroong mga sign na magaganda, ang ginagawa ng ibang kasama natin ay binibiyak. Tulad nito, ang ibang kasama nito, bibiyakin na to. Pero ganun pa man, hindi dapat biyakin yan mga katiits. Hanapin mo lang ang ibang sign dyan or supporting sign na nagtuturo na nandun ang treasure area or digging spot. Kasi ang ganitong uring pagkalagay nila mga katiits, lantern type, medyo ulitin ko, nahihirapan sila magawa ng kambal na tulad nito. At kung gagawin man nila yan, halatadong halatado na talaga mga katiits. Kaya ang kadalasan ginawa nila, gumagawa sila ng isang sign tulad nito, kahit maliit man yan. Gumagawa sila ng isang sign dito sa gilid para yun ang magturo sa exact location ng target. Ganun pa man, kung kambal man sila o halos magkapariyo ang dalawang bato, madadaanan pa rin yan. At hindi tulad dito ng nag-iisa
na hindi mo talaga basta-basta mapapansin dahil ang pinaka-travel order sign niya yung isang bato na tulad nito. Ito ay landmark supporting sign na magka-travel ka sa exact location. Combination meaning na rin kung anong characteristic symbol ng ginamit nilang hayop. Halimbawa pagong, automatic yan. Nasa matubig na area yan. At depende pa rin yan kung nagka-crack-crack ba yung likod ng pagong. Tulad nito, nagka-crack siya. Ibig sabihin, binardown ng area. Mga ganon mga katits ba? Mga supporting sign, supporting meaning. Nang sa ganon, maintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng mga sign na nilagay nila sa area mga katits. Kasi ang karamihan na katits natin, hindi talaga nila alam ang mga kahulugan kung ano ang ibig sabihin ng mga sign. Tulad nito mga katits, positive yan. Kaya sa pagtatapos dito sa simple content natin na ito, sana madagdagan ang inyong kaalaman mga katits at sana mai-apply ninyo sa mga area ninyo ang mga simpleng lecture ko na ito. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyo mga katits. Thank you mga katits.